Si Ian Gasa ipinagtanggol si Zainab Harake. Ilegal na gawain ni Wilbert Tolentino Ibinunyag may kasama pang resibo. Narito ang buong detalye. Hindi na rin nga nakapagtimpi si Cian Gasa dahil sa mga revelasyon na ibinunyag ni Wilbert Tolentino tungkol sa mga ginagawa at sinasabi ni Zainab Harake sa mga kapwa influencer at vlogger. Naawa nga si Cian sa mga sunod-sunod na nararanasan ngayon ng kaibigan na si Zainab. Agad siyang nag-post para i-comfort ang kaibigan. Malapit lang umano ang bangko kung saan siya naroon kung kailangan siya nito. Pagkatapos nga nito ay pinatutsadahan niya si Wilbert Tolentino. Una nga niyang patutsada ay para umano itong mag-a-apply at resume ang nakalagay sa FB profile nito. Ayon pa sa isa niyang post na hindi umano si Zainab ang naghahabol sa pera ni Wilbert, kundi si Wilbert ang nagsasayang ng pera para sa maraming influencer para makilala ang kanyang pangalan dahil isa umano siyang celebrity wannabe like me. Ayon nga kay Cian Gasa, hindi totoo na si Zainab Harake ang naghahabol sa pera ni Wilbert Tolentino. It's the other way around. Si Wilbert ang nagsusunog ng multi-millions sa maraming influencers upang makilala ang kanyang pangalan because he is a celebrity wannabe like me. Tinalikuran umano ni Zainab si Wilbert dahil isa itong fame thirsty na kahit ang babae ni Skastakli ay nilalapitan nito. Na ayon kay Cian ay ganun din ang gagawin niya kung nasa sitwasyon niya si Zainab. Naniniwala din daw si Cian na isa si Zainab sa highest paid personality ngayong 2022, wala umanong makakapantay kahit si Ivana Alawi o Alex Gonzaga. Hindi lamang umanong matanggap ni Skastakli at Wilbert, kaya pinagtutulungan nila si Zainab para umatras ang mga sponsor nito at company brand para mawala nito ng kita. Hindi na rin napigilan ni Cian na maglabas ng baon ni Wilbert Tolentino. Ayon nga sa mga screenshot na inilabas niya, ay saksi umano ang mga ito sa mga illegal na gawain ni Wilbert. Saksi umano sila sa mga pang-scam nito sa ibang mga lahi. Narito nga ang mga screenshot. Nag-work yung asawa ko dun sa our web kasi nakita ko ini-endorse ni Zainab. Walang kahirap-hirap nakapasok siya. Mag 2 months din siyang nag-tease doon pero sobrang hirap daw kumita. Bukod sa naloloko ka ng tao dahil sa nagpapanggap silang babaeng American. Tapos pabibilhin nila ng subscription. Silver to platinum ang subscription. Pag ang nabenta ni employee ay silver lang at hindi kinaya ng cash ni American, hanggang platinum wala silang makukuha at ang kikita lang ay si R-Web. Halos 2 months lubog na lubog kami sa utang dahil ang sabi nila commission based. At madali lang kumita pero hindi. Gugugulin mo oras at panahon mo. Bumabiyahe pa asawa ko mula Tondo hanggang Quezon City para lang makapasok kasi ang pangako nila madali lang kumita. Hide my identity po. Ayon pa sa isa, about Wilbert Tolentino, it's not only domestic scam but international scam. His fake company name R-Web is under WebSap. Totoo po yung sinabi nyo, nakapag-apply po ako sa ganyan nila. Madami mga computer, may mga trabahante din. Tas puro fake mga profiles nila. Once na kumagat na yung target nila, may parang tutunog sa computer. Tas may pumapasok na pera. Umalis lang po ako dahil hindi ko masikmura ang gawain nila. May hindi lang Pinoy binibiktima niyan. Pati sa ibang bansa, ganun din ang gawain. Gagawa sila dami, tas utuin nila foreigner. Pag nakuha na yung credit card info, babay na agad. Kilala na yan dito sa lugar namin. Legit yan sinasabi mo. I know someone who works for him. Parang call center setup nila. Di lang Pinoy binibiktima nila, actually ibang mga lahi din. Ni-scam nila through fake accounts, like they will create a sexy image, then mag-offer sila sa mga mayayamang lalaki pag nag-provide na ng details saka na mangyayari ang mga pang-scam nila. And yes, matagal na yan. If ever you will post this or not, please hide my identity. Ayokong mawalan ng work yung nagkwento sa akin. Wala pa namang komento si Wilbert Tolentino sa mga ebidensya at paratang ni Cian Gasa sa kanya. Ikaw ano sa palagay mo? I-komento na yan sa baba.
Thank you.